Hello YouTube! Nandito tayo ngayon sa isang lugar na kung saan merong isang washing machine na merong kababalaghan. Ito yung washing machine, pakita ko muna sa inyo. Ang story niyan ay may isa daw lalaki na maglalaban ng kanyang panty. Ang panting lalaban niya, nung ipinasok niya o ilalagay niya dun sa washing machine yung panty, eh bigla daw may isang kulay puti o parang tela na puti na humablot dun sa lalaki at pumasok at hinila siya papunta dun sa washing machine. At simula nun ay never nang nakita yung lalaki. So dun nagsimula ang kababalaghang ito. So unang-unang kwento, yung sinasabi nila na kapag alas 3 daw ng hapon, yung mga maglalaba ay pupunta dito. Lagi daw silang may nakikitang isang lalaking nakaitim at merong taklob na kulay puti sa mukha. Yun daw ay nakatayo lang tapos bigla na lang mawawala. Ba? Ang creepy kasi nakita ko yun na isang beses, nakaka-relate ako. Meron ako nakitang ganun, ganung video dito sa YouTube, 'di ba? Yung mga biglang mga parang white lady. Ito kakaiba. Parang ano lang, parang lalaki lang, 'di ba, na nakatayo, 'di ba? Kakatakot 'yun, kakaiba eh. Tapos ito pa, naka-relate ako dun sa kwento kasi meron akong nakitang video sa Facebook na merong isang lalaki na nakakita ng kulay puting babae o babaeng nakaputi at bigla itong nawala. So yung ibang kwento dito ng mga manlalaba medyo nakakatakot kasi makikita nila yung lalaki maglalakad lang ng isang diretso o maglalakad mula dito daw hanggang dito sa kabila tapos parang dadapa o may pupulutin lang siya. Nawala nga. Tapos pag hinabol daw nila kung saan pupunta yung lalaki, eh bigla na lang mawawala. So hindi nila alam kung ito ba ay kaluluwa o engkanto. So isa pang kwento na nakakatakot dito nung kapitbahay namin eh yung nung panahon na tapos na siyang maglaba at kukunin na niya yung mga lalabhan niya sa washing machine, eh bigla na lang daw may pumuto at pumutok, may bigla na lang daw may tumunog na pag parang sinara yung washing machine. At sa pagsara niya, nakita niya yung lalaki na nakatingin sa kanya. OMG mga tol, nakakatakot yung ganung istorya. Ayokong ma-experience yung mga ganung bagay. Ang pinaka nakakatakot na kwento dito ay yung kwento ni Pongoy. Kasi nung one time daw na siya ay nalasing at siya, parang minaririnig ako yung mayroon. Siya ay nalasing at siya ay nakatulog sa lugar na to. Takin na ka, Pongoy. Pahirap ng pahirap ang pinapagawa mo sa akin na ikaw dito mahiga. Hirap na hirap ako, ha? Meron daw na parang gumigising sa kanya. Paano? Parang tumatapik daw sa pisngi niya. Oo, tinatapik daw siya. Nung siya ay magising, siya daw ay nagulat sa kanyang nakita. Ba? Ha? Diba nakakatakot guys? Biruin mo, dito lang sa amin meron. Hindi ko malaman kung totoo ba tong kwentong ito. Pero ito ay, parang totoong-totoo. Parang hindi mo mapapaniwalaan na meron lang mga gantong storya dun sa malapit sa inyo, diba? So sa
Sana matuklasan nila. Hindi ko alam kung paano nila tutuklasin. So ayun, no, meron, 'di ba? Ang sarap ng mga kwentong kababalaghan ng mga gantong panahon, no. So, kung gusto niyo mag-share ng mga kwento niyo dito sa channel ni Pongboy, eh mag-subscribe kayo. At syempre, PM niyo ako sa Pongboy Rino, Pongboy Rino. Yan, PM niyo ako sa Facebook, Pongboy Rino. Yan. Alin man doon sa dalawa, makikita niyo yung dalawa, isang page at isang personal account. So kung gusto niyo mapatunayan ako yun, eh i-video call niyo ako. So legit naman yun, kasi meron mga nang, alam niyo mga uso ngayon ng mga dummy account. Ingat kayo sa mga budon at scammer. So, kung nagustuhan niyo yung video ng to, eh huwag niyo kalimutang bigyan ng like ang video ito, 'di ba? So, ayun nga, 'di ba? Parang ang sarap simula nung na-experience kong mag-explore, eh parang ako'y tuwang-tuwa. Ako'y na-addict sa mga gantong klaseng video. So, 'di ba? So anyway, meron tayong susunod na video. Binabalak daw ulit nila MGX na mag-explore, 'di ba? Na sumama sa akin. O sumama, baligtad eh, no. Binabalak nila MGX na isabit daw ako ulit, o isama ako ulit sa kanilang mga explore. So sana matupad. Syempre, ipon tayo ng pamasahe. 'Yan, sa mga gustong tumulong, magkaroon ng pamasahe si Pongboy, eh meron diyang membership. Meron diyang join. PM niyo lang ako, PM niyo. Hayaan yung budulin ko kayo. Dahil kung ako ang bubudol sa inyo, sigurado yung sa inyo, makikita niyo na susubukan ko kayong pasayahin sa bawat budol na makikita. So, hindi naman ibig sabihin ng budol, eh, kailangan cash. Yun, simple yung pag-share, pag-like ng video. Yan po ang mga binubudol ko sa inyo. No? So, kagaya din ng mga ibang YouTuber yan, eh ganun ang gusto. So, ingat po kayo sa mga budol na walang mukha. Hindi ako mag-move on. Yung mga may pangil, pero walang mukha. So, ayun po. Ang sarap ng feeling ng mga gantong vlog. Kasi napopromote mo yung ano, napopromote yung creativity mo, no? Kasi meron dyan, marami sa inyo, no, na nagsasabi na na-inspire kayo dun sa pag-reaction video ko. Syempre, hindi lang dapat reaction video ang susubukan nyo. Tayo po ay nasa mundo ng YouTube. So, dapat ang motto, ang mission ni YouTube ay bigyan tayo ng boses sa social media at makita natin ang mundo ng social media. Diba? Yun po ang plano ko. Yun po ang gusto ko. Yun ang nagustuhan ko kay YouTube. So, yun po ang gagawin natin. So, medyo magre-react tayo. Medyo may mga pagbabago. Siyempre, magre-react talaga tayo. Kasi, siyempre, dun tayo nagsimula. Huwag natin kalimutan na hindi lumingon, o huwag natin kalimutang lumingon sa pinanggalingan natin, dahil sabi nga nila, hindi tayo makakarating sa mga pinanggalingan natin. Eh, baligtad, huwag mong kalimutang lumingon sa iyong pinanggalingan, dahil hindi ka makakarating sa iyong paroroonan. So hanggang dito na lang po ang ating video, at maraming salamat po. See you on next video. Ako si Pongboy, ang kauna-unahang YouTuber na may third brain. Butang na naman si Pongboy pa rin.